Ayan, hello mga kaibigan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na makakapanood po ng video reaction na ito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Mga kaibigan, nais ko lamang po na magbigay ng opinion o reaction tungkol dito sa mga nakikita at nababalitaan ko na sinasabi ng iba natin ng mga kababayan na okay lang daw na tuluyan ng ihinto ang pagpapadala ng mga OFW dyan sa bansang Kuwait. Ang iba sinasabi nila na hindi daw kawalan ang Kuwait at humanap na lamang daw ng ibang bansa na mapagtatrabawan ng mga OFW na ito. Nais po na ipaliwanag sa inyo, mga kaibigan, na hindi po yun ganun kadali na nawalan ng trabaho dyan sa Kuwait at lilipat na lamang sa ibang bansa. Anong bansa po, mga kaibigan, unang-una ang tatanggap sa libu-libong mga tao, mga OFW na ito? Kasi akala siguro ng mga nagsasabi ng ganito na hindi kawalan ang Kuwait, akala siguro nila isa o dalawang tao lamang ang tinutukoy dito. Hindi ho, libu-libong mga OFW po ang apektado dito. Anong bansa ang tatanggap sa kanila? At alalahanin natin, mga kaibigan, na ang mga OFW napaka-importante ng kanilang remittance sa kanilang pamilya. Hindi lang sa kanilang pamilya, mga kaibigan, kundi sa bansa natin. Kaya nga tinawag ang mga OFW na bagong bayani, na dahil sa mga remittance ng mga OFW, napakalaki ng tulong po ng mga ito sa ekonomiya ng ating bansa. At ang isang OFW, mga kaibigan, kung siya lang ang inaasahan sa kanilang pamilya at siya ay mawawalan ng trabaho, hindi lang ng isang buwan. Kasi ang isang buwan, mga kaibigan, na walang trabaho, malaking problema na po ang maidudulot niyan sa pamilya niya, lalong-lalo na kapag siya lang ang breadwinner sa kanilang pamilya. Paano yung kaniyang mga anak? Paano na yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Yung kapatid na umaasa sa OFW na yan, o yung magulang na may sakit, paano na yung pagpapagamot sa magulang niya? Mga kaibigan, dapat ikinukonsidera natin ang mga bagay-bagay kasi ang pinagbasihan ni Raffy Tulfo dito ay yung pagkamatay lang ni Jubilee Ranara. Oo, nandiyan na tayo. Ako, hindi rin ako kumakampi dyan sa Kuwait. Kasi syempre, Pinoy ako. Ayoko na nasasaktan yung kapwa ko, OFW. Pero kung lalaliman lamang natin ang ating pag-aanalisa, yung may namatay na si Jubilee Ranara, ilan ba yung mga OFW na gumanda ang buhay na nagtatrabaho dyan sa Kuwait? Katulad na lamang nung nag-comment dyan sa vlog ko kahapon na 15 years na siya na nagtatrabaho sa bansang Kuwait at napakaganda ng kanyang sitwasyon. Umunlad siguro yung buhay nun kasi syempre 15 years na. May mga ari-arian na siguro na naipundar. At kung may anak siya, syempre napag-aral niya na rin yon. Paano na lamang yung mga kababayan natin na napakaganda ng kanilang sitwasyon dyan sa bansang Kuwait? Maaapektuhan din sila. Paano na yung kanilang mga pamilya? At syempre, alalahanin natin, mga kaibigan, na bawat OFW, meron silang kinasanayan na bansa kung saan sila nagtatrabaho. Ngayon, kung ililipat sila sa ibang bansa na hindi naman nila kinasanayan, hindi sila komportable, magiging problema din yun, mga kaibigan. So, tinitingnan din kasi ng iba natin ng mga kababayan na basta na lamang nagsasalita ay yung dahil may namatay, ban na kagad. Dahil merong katulad ni Jubilee Ranara, mag-a-announce si Raffy Tulfo ng total deployment ban na yun yung ikinasama ng mga Kuwaiti government. Naranasan din natin na hindi tayo bigyan ng notice at basta na lamang in-stack o hindi pa pinatuloy sa bansa nila yung mga kababayan natin kahit may visa na sila, kahit pa skilled workers sila. Naranasan natin kasi yun yung pinaranas ni Raffy Tulfo dyan sa bansa na Kuwait. Naura-urada siya na nagdesisyon ng total deployment ban. Na para siyang siga na dinidiktahan niya pa yung Kuwait na kailangan mag-sorry kayo, ang dami mga conditions. Diba, mga kaibigan? At kung ang pagbabasihan ni Raffy Tulfo ay yung namatay na si Jubilee Ranara, dapat pagbasihan din niya yung mga naaabuso, inaabusong mga kababayan natin. Halimbawa sa Saudi,
Marami rin tayong mga nababalitaan ng mga kababayan natin na inaabuso ng kanilang mga employers. Sinasaktan, nire-rape. Bakit kailangan na kapag may namatay lang, magkakaroon ng ban? Dapat siguro, Rafi Tulfo, iban mo na rin yung mga bansa na may namabalitaan tayo na pang-aabuso sa mga kababayan natin na OFW. Kasi aantayin pa ba natin na magkaroon ng apatayan dyan para iban mo? Unfair naman yon. Paano na sila yung mga inabuso? Una, nakakaranas ng pang-aabuso mula sa employer. So kung ganyan, di iban na rin sila. Yung mga bansang yan, di ba mga kaibigan? Kung ganyan lang talaga ang pag-iisip ng mga kababayan natin, kung hindi lalaliman ang ating pag-aanilisa sa mga bagay-bagay, eh magiging katulad tayo. Tayong lahat sa kung paano mag-isip si Rafi Tulfo. Paano na yung bilateral agreement ng both parties ng bansang Pilipinas at ng Kuwait partikular. May usapan sila, may kontrata sila mga kaibigan. Tapos itong si Rafi Tulfo, basta na lamang nag-bypass, basta na lamang ura-urada na mag-announce ng total deployment ban. Ilan na ba ang mga OFW na apektado ngayon? At nais ko mga kaibigan na magbigay talaga ng opinion tungkol dito sa mga paliwanag ni Attorney David Castillon para kahit pa paano naman ay huwag tayong maging katulad sa mga nagiging desisyon at huwag tayong basta-basta pumapabor sa mga nagiging desisyon katulad ng desisyon ni Rafi Tulfo na total deployment ban. Paano na yung iba natin ng mga kababayan? Lagi nating ikonsidera mga kaibigan na kung merong namatay, isipin din natin yung mga kababayan natin na maganda yung kanilang kalagayan. Kasi kaya nga nag-OFW, nagtrabaho sa ibang bansa dahil hindi sila makakuha at hindi mabigyan ng trabaho ng bansa natin. Diba? Ngayon kung sasabihin ninyo na maghanap na lamang ng mga bansa na malilipatan ang mga ito, dapat bago kayo nagdesisyon, si Rafi Tulfo, bago siya nagdesisyon ng total deployment ban, dapat naghanap muna siya ng bansa na malilipatan ng mga affected OFWs. Kasi kasalanan niya ito mga kaibigan. Malinaw na kasalanan niya ito sa pag-announce niya. Hindi niya man lang inisip na may kontrata ang Pilipinas at saka ang Saudi. Siga nga mga kaibigan, di ba? Yung kanyang naging desisyon. So pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney David Castillon tungkol dito sa kung saan nagsimula ang ganito ka-conflict na relasyon ng Pilipinas at ng bansang Kuwait sa ngayon. Natawad na namin kayo noon, napag-usapan na yan, pero ngayon, dahil may namatay na naman, wala na, hindi na lang pwedeng kalimutan. Ibabalik natin lahat ng mga nangyari. So medyo may problema doon kasi pag pinatawad mo ng isang tao, pag napag-usapan na, nagkaroon ng nakasunduan, tapos itutotal mo yon, medyo magkakaroon ng ibang usapin doon. At syempre, yung pagkamatay ni Ranara, yan po ang naging mitsa para magkaroon ng ban dahil ipinanawagan po ito ng ating Senado at siyempre meron pong conflict kasi ng views dito. Sa Executive Department, makikita mo nagdadahan-dahan talaga sila. Iniisip talaga yung ating secretary, si Secretary Tutsoble. Ako, kakampi po ako sa kanya dahil... Ang iba natin ng mga kababayan, mga kabin, ako, nauunawaan ko kasi at nasubaybayan ko lahat ng ito kung paano sumama yung loob ni Rafi Tulfo kay Secretary Opley nung ayaw siyang paboran tungkol dito sa total deployment ban, mga kaibigan. So kung lalaliman lang talaga natin ang ating isipan, oh, mali talaga yung naging desisyon ni Rafi Tulfo dito, kasalanan niya ito na mag-ura-urada siya na mag-announce ng total deployment ban. Ito yung naging mitsa ng kaguluhang ito, mga kaibigan.
lang ni Secretary Tutsoble na magkakaroon nito ng malaking impact, hindi lamang sa mga apektado, kundi pati po sa gobyerno, pati po sa mga gusto palang mag-a-apply ng trabaho. Kaya sabi niya, huwag nating iban ito, pag-isipan natin, pag-aralan natin, baka po pwede dito lang sa sektor na ito. Pero siyempre, pinanawagan po ng ating Senado, ala sige, iban po ninyo yan. So hindi na nila naisip, may ready ba tayo na trabaho? Meron ba tayong ibang mapaglalagyan yan? Kasi lagi nilang iniisip eh. Lagi nilang sinasabi. Hindi, marami tayong mapaglalagyan ng mga Pilipino kasi marami naman dyan pwedeng puntahan. Nasaan? Yun ay yung sinasabi ko mga kaibigan, na bago sana nag-announce itong si Raffy Tulfo ng total deployment ban, bago siya nag-desisyon ng ganyan. Kasi siya lang naman ang may kagustuhan niyan, di ba? Yung kagustuhan niya, gusto niya, laging siya ang nasusunod. At yan na nga. Nagkaroon ng total deployment ban na kung saan yung METSA, yun yung naging dahilan kung bakit sumama ang loob ng mga Kuwaiti government. Naghanap ba si Raffy Tulfo ng malilipatan na bansa ng mga taong ito na nawalan ng trabaho? Hindi di ho ba? Anong bansa ang sinasabi nila na malilipatan ng mga taong ito, ng mga kapwa natin OFW na nawalan ng trabaho nang dahil sa desisyon niya? Yung maling desisyon niya, isang desisyon, napakadami, napakalaki ng problema ang idinulot nito. Bakit hindi siya makipag-ugnayan kay Secretary Opley? Pag-usapan nila bago sila magdesisyon. Kasi kung nakinig sana siya dito kay Secretary Opley, wala sigurong ganito pag-isipang maigi kasi magkakaroon ito ng malaking impact sa mga manggagawang Pilipino na naandyan at pupunta dyan sa bansang Kuwait para magtrabaho. Hindi ito naisip ni Raffy Tulfo. Basta ang gusto niya lang, sige, ban na yan. Ban na kagad. Hindi niya naisip kung ano yung magiging epekto nito sa bansa natin, sa pamilya ng mga OFW. Tanong, nasaan yan? Kailan mo pa hanapin yan? Ngayon mo hanapin na nagkaroon ng problema? Dapat bago ninyo ginawa yung ban, hanapin na muna ninyo yung paglalagyan kasi alam ninyo na maapektuhan eh. Tapos ngayon, nagsasabihin ninyo, ihahanap nyo pa. Paano ngayon yan? Ang daming unemployment na mangyayari dyan. Tapos, kung maghahanap tayo, granting na makakahanap tayo, ganun ba kabilis ang proseso? Bilang OFW mga kaibigan, alam ko na napakahirap. No? Hindi madali ang pag-process ng mga papel. Hindi ito naiintindihan ni Raffy Tulfo. Kasi hindi naman niya naranasan na maging OFW. Kung ano lang ang gusto niya, makapag-grandstanding lang dyan sa Senado, magmukha lang siyang hero sa mata ng mga tao na nauuto at hindi makaintindi. Mababaw ang kanilang mga analisasyon. No? Yun na yung gusto niyang mangyari. Hindi nakapag-isip ng maayos. Hindi napag-usapan ng mga bawat sektor. Hindi siya nakipag-ugnayan. No? Hindi niya pinakinggan yung suhestyon ni Secretary Susan Opley. Kasi kung nakinig sana siya siguro, no? Hindi magkakaroon ng ganito kakomplikadong usapin. At tapos sasabihin ng mga tulfonatics na dapat lang na magkaroon ng ban. Pumabor na kayo kaagad, hindi nyo naisip kung sino ang apektado dito. Basta kung ano yung sabihin ni Raffy Tulfo, yun na yun. Mga Tulfonatics, yun na, ganun na talaga. The number 2, meron bang kompetensya? Wala. Kasi masyado kasi tayong assuming na ang Pilipino ay sobrang number 1 ito pagdating sa ranking. Huwag nating maliitin yung ibang bansa. Maging humble tayo pagdating sa pag-assess ng situation. Huwag nating ipagmalaki na ang Pilipino ay number 1. Halimbawa may 100 countries, top 1 ng Pilipino pagdating sa labor. Hindi po pwede yun. Malay natin ang competition napakataas. Baka mas magaling pa yung iba. Baka naman mas mura yung cost of labor doon. So, merong competition ito. Kailangan pag-isipan na mabuti. At meron pong mga violation po talaga ng kontrata na nalalabag dito. Bakit? Ang hindi kasi naintindihan ng publiko at hindi naintindihan ng isang ordinaryong tao na hindi naman nakaranas ng recruitment operation. Halimbawa, wala kang alam sa recruitment operation tapos nagsasalita ka. Hindi mo maintindihan yung mga bagay-bagay. Yan na yan si Raffy Tulfo. Wala naman siyang alam, nagsasalita.
At siya pa talaga ang lumalabas na mas magaling dito sa mga may experience. Katulad nito ni Attorney Castillon. Diba? Hindi mapakinggan kung ano yung kanilang mga paliwanag. Basta kung ano yung sabihin ni Rafi Tulfo na wala naman siyang experience. Yun na yun. Yun na yung tama. At yun na yung tinatanaw na hero ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung mga Tulfonatics. Buti na lang dumadami kahit pa isa-isa yung mga kababayan natin. Nalilinawan na yung isipan nila. Nang dahil sa batas natin kay Atty. Libaya, nalilinawan na ang isipan ng iba natin ng mga kababayan na merong mali sa mga ginagawa, lalong-lalo na, no, partikular nito ni Rafi Tulfo sa mga nagiging desisyon niya. Nila na tatlong kontrata ang pinipirmahan bago makaalis yung isang Filipino worker. Merong recruitment violation. Kontrata yun ng foreign agency at ng Philippine Recruitment Agency. Meron din tayong employment contract. Kontrata yun ng employer at saka ng worker. At meron din tayong recruitment agreement. Meron din tayong service agreement. Kontrata naman ni foreign agency sa mga actual employers. So, tatlong kontrata malalabag dito. Duruin mo, may mga kontrata na silang pinirmahan. Tapos, maraming nagsasabi, hindi, walang mga nalalabag na kontrata. Eh, anong tawag mo sa mga kontrata na yan? Alangang hindi natin titingnan yan. Eh, tatlo nga ang nilalabag eh. Bukod pa sa bilateral labor agreement. Pero agree po tayo na kung sinong unang naglalabag ng bilateral labor agreement, malamang Kuwait, dahil marami po silang karahasan doon. At ang sinasabi po niyo, attorney, hindi po sila, hindi po kawalan itong entry ban na pinatupad nga ng Kuwait dito sa ating bansa. Eh, paano, yung mga kababayan naman natin na apektado, eh, madali lang ba makahanap sila ng alternative na makahanap agad sila ng trabaho na yung makukuha nilang sweldo ay same pa rin dito sa Kuwait? Hindi po totoo yan, kasi yan pa isabi-sabi lamang. Eh, yung mga tao kasi na nagsasalita na ito, never itong nakaranas ng na-expose sila sa recruitment operations, sa mga problema ng mga overseas Filipino worker. Kasi marami dyan ang nagsasalita ni isang OFW, hindi naman siya nakatulong. Wala naman siyang karanasan para tingnan ko ano ba, paano ba nag-ooperate yung isang recruitment agency, paano... Yan na si Rafi Tulfo, mga kaibigan. Tumpok ng tumpok. Salita ng salita, desisyon kaagad. Ura-urada nang hindi naman niya natingnan at wala naman siyang experience kung paano humawak ng mga tao, lalong-lalo na ang mga OFW. Kung ano yung mga nararanasan ng mga OFW at ano yung mga posibleng mangyari ng, kapag nagkaroon ng total deployment ban. Yung mga apektado, mga kaibigan, at syempre meron niyang mga kontrata na nalalabag. Tatlong kontrata pala, mga kaibigan, ang nalabag kapag nagkaroon ng ura-urada. Walang pasinsabi man lang na hindi na kami magpapatpunta ng mga manggagawa dyan sa bansa ninyo. Walang, hindi man lang naimpormahan yung bansang Kuwait. Kaya ganun din ang ginawa sa atin, di ho ba? Basta na lamang hindi pinatuntun yung mga kababayan natin doon sa bansa nila. Kahit may visa na sila. Kahit may visa na ang mga kababayan natin, hindi na tinanggap nang walang abiso. So ganyan. Sistema sa industriya, paano ba ang ginagawang protection sa mga overseas Filipino worker? So, ang ginagawa na lang nila, basta nakikita nila yung karahasan, eh ang sasabihin, sige, huwag na nating deployan yan, iban natin, total marami pa namang iba, hindi kawalan ng Kuwait, pero tatandaan po natin. Ito po ay isang katotohanan, nung nagkaroon po ng ban sa Saudi Arabia, masakla pong nangyari sa Pilipinas eh. Dahil mamaya pag-usapan natin, dalawa lang naman ito eh. Meron bang positive result at saka negative result. Doon kasi makukumpara natin para magkaroon ka ng matalinong desisyon kung bang talagang ibaban natin totally ito. Ano ba ang Kuwait? Ito ba ay walang kwenta talaga? Yan po ay tanong natin sa ating sarili. Ito ba ay impyerno ang lugar na ito talaga? Ito ba ay mga demonyo ang mga tao doon? Hindi naman siguro kasi... Ito na, mga kaibigan, yung paliwanag ni Secretary Susan Ople na nung nagkaroon ng total deployment dyan sa bansang Saudi, yung mga kababayan natin na OFW, lumipat sila. Buti na lang tinanggap ng mga Kuwaiti government ang mga kababayan natin. So meron kaagad na sumalo sa mga OFW na nagtatrabaho dati dyan sa bansang Saudi. So malaki rin ang naging bahagi at naitulong ng bansang Kuwait sa bansa natin, lalong-lalo na sa mga OFW natin. Tinanggap ng Kuwaiti.
government, yung mga OFW, mula dyan sa bansang Saudi. So, ibig sabihin, nagkaroon din, gumawa din, nagkaroon din ng mabuti na naitulong ang bansang Kuwait sa bansa natin, mga kaibigan. Hindi naman siguro ganun sila kadimonyo kasi nga marami din akong mga kababayan, no? Marami din akong mga kakilala na nagtatrabaho dyan sa Kuwait. Maganda yung kanilang sitwasyon. Napakabait ng kanilang mga amo. Binibilhan sila ng mga lahas, ng mga branded na bag, damit. Hindi ho ganun ang mga tao. Katulad din yan, sabi ko nga, katulad din yan ng mga Pilipino. Diba? Diba dyan sa bansa natin, napakalinis ba? Wala bang nagpapatayan? Wala bang tao na luko-luko na basta na lang mangre-rape? So, ibig sabihin, kung malala ang bansang Kuwait, ganun din sa atin. Kasi sa atin, marami din na nababaligtaan tayo na mga minor de edad, mga bata, nire-rape ng mga luko-luko, mga adik-adik. Di ba? Dapat tinitingnan natin yung mga sitwasyon na ganyan. Na porke merong namatay na kababayan natin, ang tingin natin doon sa bansa na kung saan pinangyarihan o kung saan namatay yung kababayan natin, ang tingin natin sa bansang yun at mga tao doon ay mga demonyo na. Hindi ho ganun. Dapat malawak ang ating pangunawa. Lalo na, ang bansa natin, aminin man yan natin sa hindi, bansa natin nangangailangan ng trabaho. Ang mga tao natin, ang mga Pilipino nangangailangan ng trabaho dahil hindi mabigyan ng gobyerno natin ng trabaho. Kasi sa totoo lang, napakaraming kababayan natin ang umunlad ng buhay dahil sa Kuwait. At totoo yan, mga yung Kuwait ang tumulong sa atin para makausad sa industriya during the time na hindi rin pinag-isipan yung pagban sa Saudi Arabia. And that's the reason why na na-stabilize yung ating dollar remittances dahil syempre nag-collapse yung mga dollar remittances natin sa Saudi. At pinunan yun ng Kuwait during pandemic. At syempre, sinabayan pa ng ban dahil masaklap kasi yung nangyari noon, biruin mo, nagkaroon na ng pandemic. Tapos binanban nila yung Saudi Arabia at pasalamat tayo, nagkaroon ng deployment pa rin sa Kuwait. Hindi natin pinag-iisipan na yung Kuwait ay mayroong karahasan, pero tingnan natin kasi hindi lamang kasi domestic helper yung nandun eh. Ito kasi yung mga utak ng mga nagkukomento at saka mga nagsasalita na hindi tinitingnan na malaliman. Ang isip kasi nila, akala nila puro domestic helper lamang dyan sa Kuwait. Napakarami po nating high-skilled workers dyan. Napakarami po nating mga skilled workers na hindi naman sila nakakaranas ng karahasan at hindi naman sila dapat maapektuhan nito. At hindi lamang sa domestic helper natin titingnan yung ban. Madali lang kasi magsabi ng ban kung mabibigyan mo lahat ng trabaho ngayon. Pangalawa, may ready na tayong jobs na pupwedeng ibigay sa kanila sa ibang bansa. At so ibig sabihin mga kaibigan, malaki din ang naging parte ng Kuwait sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga OFW. Kasi ang Kuwait pala ang sumalo nung nagkaroon ng total deployment dyan sa Saudi. Yun yung paliwanag nga ni Susan Ople. 3 months ago pa, nung kinukontra niya itong desisyon o naura-urada ni Raffy Tulfo, mga kaibigan. So, laliman natin ang ating analisasyon sa mga bagay-bagay. Hindi ibig sabihin na ang mga Tulfonatics, no? Kayo mga Tulfonatics, alam ko na hangang-hanga kayo dito kay Raffy Tulfo. Na kung ano yung sabihin niya, ganun na rin ang inyong mga opinion. Diba? Ako, kung mali, mali talaga. At hindi ako papabor kahit na ano pa, gaano pa kita ka iniidolo. Kung alam ko, sarili ko na mali na yung iyong desisyon, mali na yon para sa akin. Hindi ako pwedeng maging sunod-sunuran. So, yan lang mga kaibigan ang aking opinion tungkol dyan, na huwag tayong basta-basta magdidesisyon ura-urada nang hindi pinag-iisipan. Huwag gumaya sa isang Raffy Tulfo na ura-uradang magdesisyon na hindi pinag-iisipan kung sino yung mga magiging apektado dito.
hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming mga tao, libu-libong tao, mga kaibigan, dahil sa maling desisyon niya. So yan lang, mga kaibigan, ako po muli si Luang, inyong ka-informative na buhay.